Kurt, I have a question for you again. Kurt, hey, you want to go camping? Really? Okay, let's go camping. So, ito yung ilog. Yan, papuntang natural jacuzzi. Kurt! Hello guys, welcome back to our channel. So today, pupuntahan namin yung isang sikat na camping site din ngayon sa Batangas. Nandito kami sa Tagaytay ngayon para mag-breakfast. See you soon! Anong road na to? Reparo. Ang Reparo Street ay around 2.9 kilometers from Jollibee Caltex Tui. Pag right turn nyo naman sa may Reparo, hahanapin nyo yung Tala Elementary School na around 6 kilometers. Tala Elementary School. Tala. Tala pala. Hello guys! Nandito na kami sa may Reparo Street. Kakalagpas lang ng Tala. At yung mas karato namin si Kuya, siya yung... Kuya Peter. Si Kuya Peter, siya yung inutusan para kami ay i-lead. Pupunta doon sa Harvest Hills. Thank you, caretaker. Medyo masigip yung daan dito. Kaya sabi nung ano, kausap ni Mrs. Ano sabi? After Tala. Tala Elementary School. The adventure. The adventure begins. Hindi nga siya nagbibiro. Lalo pang sumigip yung daan. One way na lang. Pasigip lang pasigip dito ah. Kung may sumalubong, wala na. Oh. slight river crossing. Slight. You know, uphill. Tayo mag-bike dito ah. Pwede. Ang ating bike niyan ah. Iwan natin si Kurt kay Kuya Peter. Ah. Yung makita yun, naglap ko dyan eh. Wow, makitid na pataas. Pero good news sa mga gumagamit ng mga sedans at mga compact vehicles, pwede silang makadaan dito at makapunta ng Harvest Hill. Huwag lang daw yung lowered na sasakyan. Huwag lang yung bumulusok pa ba? Lagot tayo. Hindi rin advisable dito ang pumunta during night time kasi bukod sa madilim, walang ilaw ang street. May mga bubulaga na lang sa'yo na lubak. Buti kung lubak lang. Mahirap kung iba yung bumulaga sa'yo. Baka sa iba ka pa mapunta. Kurt? Are you okay? Ha? Bundok na ako. Uy, may ilog. Ilog na, ilog. Pasok mo pa lang sa Harvest Hills, makikita mo na agad ang magagandang tanawin kagaya ng mga bundok at ang maaliwalas na kapaligiran. Upon arrival, sinalubong agad kami ni Sir Eric De Belen, na owner ng Harvest Hills. Hi Kurt! We're here! You're happy again!
Kurt! Ew! Ano yan? Ah! Ganda dito. Hangin. May mga campers na po. Okay, so ito yung itsura ng Harvest Hill. Nandito kami sa may camp 3. At ito naman yung bird's eye view. Nandito yung entrance, camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, camp 5, camp 6. Ito yung bonfire, MTB trail, at yung natural jacuzzi. So kakasetup lang namin, kakatapos lang. Sinubukan ko rin tong isang awning namin, ay awning. Tarp. Tapos naka ayun siya, naka suction cup dun nilugo sa may Lazada. Kaya dito sa Harvest Hill matetest yung kanilang tibay yung mga suction cup na yun. Ayun o. So far malakas yung hangin, di pa naman sila kumakawala. Medyo messy ang aming setup pero wala, ganun talaga eh. Gusto namin yung Messi. Tapos meron na rin kaming nakasabay dito. Dalawa lang sila. Doon ang marami. Marami silang nakapwesto ron. Bukas silipin natin. Tapos merong isa doon. Yun yung daan papunta sa ilog. Tsaka doon sa natural jacuzzi. Tapos yung bundok na yun, pwede daw akitin yan. Ito rin pala yung dalawang anak ni Sir Eric na kung saan gusto rin makilala kasi si Kurt. Ito naman yung alaga ni Sir Eric, isang 4-year-old female labrador. Umihipa siya! Makahiya ka. Tuwang-tuwa sa galak ang aming alaga na si Kurt kasi first time niya makakita ng female na dog. Ayaw na. Ayaw na, alam mo. Hoy! Loko na si Kurt. So, who's that? Who's that pretty lady? It's dinner time. Nasaan na yung laga namin? Andun, kumakain. Okay, so mabilis ang dinner. Meron kami ditong nilagang baboy. Tapos nilagyan ng mga gulay-gulay. So syempre, partnera ng Toyo Man Chili. Yun lang, tapos na. Asa na yung... Ayan, tapos na siya kumain. Ayun. Oh. Tuwa ka na naman. Oh. Di, amin yan. Amin yan. Huh? No. Come here. It's ours. Dali mo na yan dun. You're done, oh. See? You're already done. Come on. Let's go. Siyempre, nakagawan pa kami. Masyado ka masiba, ah. Come on. Go to mami. Alright. So, good evening. Ito ang sitwasyon namin dito sa Harvest Hill. Medyo may mga ano lang siya, may mga bug. Pero hindi naman siya ganun karami, no. Ni-spray lang namin mga insect repellent. Tapos sa paligid namin yung is may isang camper doon. Naka-setup na rin sila. Dito naman, ito yung kanilang parang kubo-kubo. Parang may mga biker dito. Nag-bike lang sila papunta rito. Parang sabi galing ng Nuvali. Narinig ko kanina. Yung temperature medyo bumaba na siya. Ah, hindi, tumaas pala. Temperature niya kanina kasi pagdating namin dito nasa 22 degrees. Hindi, sa Tagaytay pala yung 22 degrees. So ngayon dito parang mga 24 na lang or 26. Malamig pa rin siya. Parang tsaka mahangin eh. Parang hindi na naman yung magigamit ng electric fan ito. Parang sa Camp Bowal, lamig-lamig. Humina na rin yung hangin. Hindi namin alam kung lalakas ba ito mamaya madaling araw. Pero kaninang hapon, napakalakas. Nahihirapan niya akong itayo itong tent namin. So, update namin kayo mamaya. Or bukas uli.
Good morning, everyone. So time check 8:30 in the morning. Nakaluto na rin si Mrs. Ito ang aming breakfast. So we have here ano to, ham. Ham. Burger. Choco. Hot chocolate. Galing talaga ni Mrs. Kain tayo. Kailangan. Kailangan for the vlog. Kailangan, baka umiinita ulo. Pag gutom. Oh, ganda ng spot namin, no. Oh. Ayun yung view namin, no. Oh. Sir, kasama namin dito, nanonood daw sila ng vlog namin. Yes, thank you, sir. Okay, kain tayo. Kapal ng ham ko, oh. Kasing kapal ng mukha ko. Gusto niya makapal, eh. Yun, oh. Ako manibis lang sa akin. Mas manibis mo ako. Alright. Yan, sarap niya, no. Alright, tapos what? Mid-matching hot chocolate. Sa Glenda lahat ang may gawa niyan. Wala akong participation dyan. Ang participation ko lang kumain. Doon ako magaling. Kumain. Harap. Tapos ganito view mo. Ito na yung daan para sa natural jacuzzi. Bababain namin itong alaga ko. Maiksi lang naman ang daan na to papunta doon sa ilog. Pero sa mga mahihina ang tuhod, medyo mahirapan kayo dito kasi medyo steep siya. Kaya naman sa mga gustong bumaba dito, eh magpalakas muna kayo ng tuhod. Yun. Ito pa lang ang second time ni Kurt na makakakita ng ilog at makakaligo. Una yung sa Camp Boa. At tuwan-tuwa naman siya talaga dun sa Camp Boa. Sigurado rin matutuwa siya ito. So ito yung ilog. And then, dito kami nang galing. Ito na yung papuntang natural jacuzzi. Oh, ito! Ha? Go back to daddy! Come on! Let's go! Let's go! Go up! Pag nilakad nyo naman yung pababa ng ilog, ito naman yun yung makikita. Doon kami galing. Doon kami sa taas. Good morning po. Merry Christmas po. Happy New Year. Sarap na sarap sa tubig eh. Oh, malalim na yan. Malalim oh. Oh, oh, oh. Balik siya. Bata pa po. 5 months pa lang. Yes, so kayo yung mga bagong kaibigan ni Kurt. Sila nga pala si Mel, si Mika, si Jane at si Krista. At di naman nagtagal, nagsimula na maipaglaro si Mel kay Kurt. Oo. Oh. Lambot ng ano niyan, balahibo niyan. Ah, talaga? O, di tama-tama pala sa iyan. Tinulak niya doon sa ano, matalino. Tinulak niya sa mababaw. Oh. Hindi niya makagat, ang laki. Napagod na. Pagkatapos lumangoy at makipaglaro sa mga bata, ayan, bagsak. So guys, so papakita ko lang ngayon yung binili kong suction cup. So far, ayos naman siya oh. Gamit ko yung Quechua ko na tarp, hindi siya pumipiglas. Ang lalakas ng hangin kanina, mas nauna pa nga natanggal yung mga nakapeg eh. Uy! Nagtututbrush ka dyan, nagbablog ako. Itong dalawang to natanggal na kanina. Ayan, dalawang yan. Ito wala pa, tsaka yun nandun sa harap. So matibay siya. Walang kawala talaga oh, kahit hilahin ko yan. Lang alam sa mga may malakas na yung hangin eh. Ewan ko lang sa ibang lugar kung meron pa mas malakas na hangin dito. Kasi sa Caliraya at sa Domelis malalakas yung hangin doon eh. Sit. Come on, sit. You wanna go swimming? You wanna go swimming? Okay, speak. Shake.
pilit. Pilit na pilit. Pilit na pilit. Roll over. Good boy. Okay. Ano? Sarap ba? Oh. Sarap ba? Oh, mukhang masarap ang ano? Hindi halata. No. Hindi halata. So tingnan natin tong ladies shower. Meron mo nagsishower? Wala naman ata. Tapos open siya oh. Ito no fly zone dapat dito. Mga drone. Ito naman ang kanilang CR. Which is, wow, very clean. Clean, tapos may mga ganyan pa oh. Mataas siya. Kahit mga basketball player, kasha dito. Ito yung panlalaki. Parang bagong gawa. Dito may mga sabitan siya. May bathroom tools. Mabango. Mabango dito. Dito kaya may tao? Tao po. Wala. Ito naman sa babae. Alas parehas din. Ito yung maganda. Ito yung gusto ko dito eh. Tsaka mabango siya. Ladies. Oh, tapos ang gaganda ng halaman nila. Mga plantita. Talagang dito. Ito naman yung gent shower. Oh, ito maganda rin dito sa shower nila may. Please comment below kung anong klaseng plant to. Hindi ko alam eh. Ayan, shower nila. Para sa lalaki. At least yung ano, hindi nasasayang. Absorb ng agad ng plants yung tubig. Oh, pero open siya. So, dapat dito, no fly zone, mga drone. Imagine mo. Tapos nasubukan namin maligo sa gabi, yung lamig. Tapos meron pa siyang mga plants dito. Ang lamig dito. Grabe. Pero sakto lang. Tama lang. Hindi naman masyado. Ang maganda rito kasi, may experience mo yung maligo ng outdoor. Yung walang ano. Diba? Medyo exciting ng konti. Dito wala naman na yung makakita. Tapos matangkad ka. Kita yung ulo mo. So before naman kami mag-lunch, dinala namin ulit si Kurt sa ilog para naman turuan siyang lumangoy. Pero hindi na pala kailangan turuan. Ang galing lumangoy ni Kurt ah! Natural yan eh. Natural born swimmer yan eh. Di ba? Very good ah. Hey, go! One more time! Para mapagod, matulog mamaya, makapag-bike kami. Let's go! Come on! Let's go! Come on, Kurt! Let's go! Come on! Bye! At di nagtagal, dumating na rin ulit yung mga bagong kaibigan ni Kurt. Bye! At immediately, nakipagdalo agad siya. May mga friends ni Kurt. Yes, friends. Come on! Let's go! Bye, Kurt! Bye! At talaga namang sinigurado naming mapagod si Kurt sa kakalangoy at kakalaro. Ang galing ni Krista, lumalangoy din, oh. Tuwan-tuwa, loko! Good boy! Oh, go! Go to mommy!
Oh, tuwan-tuwa. Pabalik-balik na siya. Oh, legit na legit. Hindi lang. Tuwan-tuwa sa iyo, Cristo, oh, yung dog. Go. Tapang na, no? Very good. Let's go. Naliguan nga lang siya. Sorry po. No. Ingat. Ingat ka, Mac. Baka malunod ka. Baka malunod ka. Natuhod ko lang eh. Ano, Kurt? Pagod na? Ah, hagis pa raw yung stick. Asan yung stick mo? Tapos na kami mag-swimming. Galing ni Kurt umakyat ah! Ang galing umakyat ni Krista. What's cooking, Mac? Pagkagaling sa ilog, may mga dumating na mga campers na nasa camp 1 at camp 2. Makikita nyo, maluwag pa rin yung space kahit marami sila. Kaya lang. Hindi niya makuha. Hindi niya makuha. Busit na busit na siya. Ayan. Ayan yung tumayo kasi eh. Relax siya ngayon, ha? Hmm. Alata mong ano eh, pure breed na golden retriever. Ano ba yung mga sign ng pure breed golden retriever? Ay, mahaba yung tenga. Tsaka pabilog yung dulo. Oh. Hindi pa tusok. Oo. Oh. Tapos yung bilong itim. Oo. Oh. Tsaka yung paws niya itim. Yun. Tapos? Pero hindi eh. Oh, tingnan mo, papakit ka pa oh. Hindi talaga siya pure golden retriever eh. Hindi ba? Hindi. Huh? Half. Sabi half. Sa akin yung breeder niya pure yun eh. Hindi. Ano yan eh? Matura oh. Half. Half golden retriever, half golden goat. Saan ang hili- siya? Ang hilig kasi sa damo golden eh. Golden goat. Golden goat. Bago matapos yung araw na yan, sinubukan ko naman puntahan yung kanyang MTB trail sa gilid. Pero parang actually daanan lang ng tao ito. Sinubukan ko lang babain. Na-excite kasi ako. Tama-tama kasi yung bike ko dito. Dito naka-design siya. Sa downhill. Karugtong pa itong MTB trail nila. Kung medyo gusto mo pang dagdagan yung ride mo, sa kaliwa, meron silang daan. Kaya lang ako, ito na yung sa ilog kasi. Okay na ako dun. Pero kinabukasan, pupuntahan namin yung trail naman sa labas ng campground. Kung saan yung daan nila na hindi pa tapos, yun yung pinaka-challenging. Sarap. Sinubukan ko ring babayan ng bike yung trail nila na
Rockies na papunta ng natural jacuzzi. Tuwan-tuwa oh. Hala. Tanggalin mo na kaya yung leash. Stroll in the park. What? Nakakaya ka, Kurt. Visit. Visit ka. Hit na hit ka na ba, Kurt? Afternoon, malapit na mag-dinner. Muntik pang hindi ma-vlog to. So, ito yung chicken sisig namin. Yung namin dyan, yung breast ng chicken, tsaka ano to? Liver. Liver. So, pinakuluan lang yan, tapos pinrito yung chicken, pinry para medyo crunchy ng konti. Tapos yan, nilagyan ng sibuyas, sile. Uy, durugin mo naman ng konti yung sile. Hindi ko pa nahalo. Hindi, dudurugin mo. Tapos kalamansi. Tapos mamaya lalagyan ng mayo tsaka butter. Yun na. Tapos titimplahan ng asin tsaka pepper. Good evening! Eto na, sisig na. Specialty ni Joseph. Specialty ko. Pero natutunan ko rin sa iba. Okay. Oh, ganda ng sunset oh. Uy, may kulay. Kaya lang wala pa yung sun. Alright. Basta yung sky lang maganda. Okay, what's good for dinner? Good evening! It's dinner time! Anong dinner natin? We have here pancit, canton, and sisig. Wow! And sarap na luto ng makmakwa! So this is chicken sisig. Ayan, dyan na yung mga. Tapos syempre meron tayong red wine ako. Yay! Konti. Okay. Carlo Rossi, Red Moscato. Ayan, paborito namin red wine. Oo, oh, gusto namin yan. Okay. Pero hindi namin naubusin yung ganyang kalaki. Okay. Hindi namin kaya yan. I-re-reserve namin yan hanggang New Year na. Oo. Konti lang na sa kami ngayon. Okay, dinner tayo. Eh, dinner tayo. Kaya na tayo. Yes! Pagsapit naman ng gabi, nag-bonfire daw sila Sir Eric. Na-miss namin ang pagkakataong ito dahil nanonood kami ng movie nung time na yon. Pinatawag kasi kami niya kay Romel. Akala ni Romel na natutulog na kami. Good morning! Good. Ay, ano naman yung dalawa? Oo, ha? Suplado to, suplado. Oh, ayaw mamansin. Ayaw kumain. It's 7, ano na ba? 30? 7:10. Oo, oh, yun. Mag-bike muna kami, saglit. Diyan, diyan, paano? Dua. Hindi diyan kaliwa nga eh. Baba ba agad eh. Kala ko aso, baka pala yun laki. Baka na andun sa tubuhan ko ay. Nakawala? Nakahabol ba yun? Nakawala. Hindi talaga hindi nakatalo. Ah, dito? Downhill. Okay, let's go. You know,
trail. Subukan ko lang mabuhayin doon ha. Tayo mo ka dito. Sarap. Kaya lang puro paakyat na. Isa pa. Yun no. Ah. Okay na. Sarap. Gusto ko sana ng dire-diretso 'yun eh. Haba, sarap. Kaya lang baka malingat ako, layo ko na. Alright, breakfast time. Invite namin sila Sir Mike tsaka yung kanyang anak. Si ano, Kel? Yes. Alright. Taga saan kayo, sir? QC. QC rin, ah. Okay, parehas pala eh. O, kuha na. Inimbitahan din namin si Sir Eric para mag-breakfast. Gusto rin daw niyang matikman yung sisig at kami naman ay kanyang pinaunlakan. All in all, masasabi ko na napakaganda na naging experience namin dito sa Harvest Hills Family Farm. Nagalaro na siya. At sigurado, babalikan namin ang lugar na to. Yung alaga namin siguradong natuwa rin kasi nakilala niya si China, yung alaga ni Sir Eric. Okay, thank you for watching guys. Sa mga hindi pa po subscriber dyan, please subscribe. As of now, meron na kaming 690. Kailangan maka 1,000 subscribers kami. Sa mga subscribers namin, maraming salamat po sa inyo lahat. See you all soon. Bye-bye! Bakit malungkot ka? Ha? Ano, wala si China. Di mo lang nakita si China, malungkot ka na. Siya nakapag-goodbye. Hindi ka nakapag-goodbye kay China. Kaya mo, babalikan natin yun. So, ha? Pag malaki ka na. Wanna go to Harvest Hills again? Ha? This January? Uy! Ba? Nalungkot ka talaga, ha? Nalungkot ka?